Sa pagdating niya sa lugar, marahan naman niyang tinahak ang napakasukal na kagubatan kung saan merong nag-iisang makipot na daan. Habang binabagtas yon ni Maximo, rinig na rinig niya ang paghabol sa kanya ng mga militar di kalayuan sa baryo. Halos takot na siya noong mga oras na yon, gawa ng hindi niya alam kung papaano niya maililigaw ang mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya naman siyang natigilan sa kanyang paglalakad nang makasilay siya ng 7 kakarma na nakabantay sa daan. Pagtitig ng mga ito sa kanya, agad naman siya nitong nilapitan at binulungan ng isa sa mga ito ng, "Sibat ka na! Kami na ang bahala!" Nang marinig ni Maximo ang sinabi ng kakarma, bigla namang pumasok sa kanyang isipan na maaaring hindi pala ito ang tunay nilang kalaban. Sa paglayo ni Maximo sa mga nilalang, agad naman niyang nasipat ang mga ito na naglaho na parang bula. Maya-maya pa, bahagya naman siyang napatigil sa kanyang pananakbo nang makarinig siya ng mga pagsisigawan di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Halos minuto lang noon ang dumaan nang makarinig siya ng mga pagsisigaw at panakanakang putukan hanggang sa hindi naglaon, bumalik na ang katahimikan sa buong paligid. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Maximo, nasipat niya ang pagsidagsaan ng iilan pang grupo ng mga kakarma na nanggaling sa baryo nito. Animoy maging ang mga nilalang na yon ay nakatunog sa nangyaring labanan na siyang naging sanhi upang tulungan ang naipit nilang mga kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang bumalik ang mga ito sa daan ng kinaroroon na ni Maximo at kasabay nito ang paglapit sa kanya ng isang kakarma na nagsasabi ng, "Patay na silang lahat. Maximo, saan ba nanggaling ang mga kalabang dinala mo? Bakit mo sila pinahihintulutang makalapit dito sa ating lugar?" Matapos nitong makapagsalita, agad namang napagtanto ni Maximo na parang tao na ito kung sa kanya'y makipag-usap. Bagaman punong-puno siya ng pagtataka, ninais na lamang niya itong sagutin upang magkaroon ng konting kaliwanagan ang mga nilalang. "Tagakabilang baryo ang mga militar na yan. Tinugis nila ako dahil isa akong rebelde. Siya nga pala, matanong ko lang, bakit niyo ako tinulungan?" Sagot naman dito ni Maximo. "Magkalaban lang tayo sa karunungan, Maximo. Pero ang pagliligtas sa lugar na ito, magkakaisa tayo. Bumalik ka na sa maestro mo. Batid kong kanina ka pa hinihintay nito." Sagot naman sa kanya ng kakarma. Matapos nitong makapagsalita, dumaan kay Maximo ang bangkay ng 5 sundalo na wala ng kaluluwa. Ni anino ng mga ito ay hindi na din matagpuan na siya namang labis niyang ikinagulat. Ang buong akala kasi noon ni Maximo, kailan may hindi na magiging posible ang pagkakawala ng anino sa isang bagay lalo na kung nilalang ito na wala ng buhay. Labag kasi yon sa batas ng Diyos kung kaya't hindi niya lubos maisip kung papano ito nagagawa ng mga kakarma. Sa paglayo ng mga nilalang sa kanyang kinatatayuan, tanging bahid na lamang ng dugo ang naiwan sa daan. Alaala ng brutal na nakaraan sa teritoryo ng mga aswang. Nang mapagtanto ni Maximo na wala ng ganap sa lugar, agad naman niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad pabalik sa tahanan ng kanyang maestro. Inaasahan na din niyang magmula noong araw na yon, magbabago na ang pagtingin ng mga militar sa teritoryo ng mga kakarma. Ilang minuto pa ang lumipas, nadatna niya si Manong Alejandro na panayang pagtakbo sa gilid ng bahay. Kausap din ito ang iilan niyang mga kasangga, kagaya ng mga tikbalang at mga laman lupa. Nang makalapit na siya kay Manong Alejandro, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad ang mga pangyayari bago siya nakabalik.
Nang marinig ito ng matanda, dahan-dahan naman itong tumayo at napatitig sa kanya. Alam ko ang mga nangyari, Maximo. Alam ko ding kagagawan mo kung bakit gumawa ng hakbang ang mga aswang. Ay, mukhang ito na ang pagtatapos ng katahimikan sa ating lugar. Wika ni Manong Alejandro habang nakatingin sa malayo. Nang marinig ito ni Maximo, panay naman ang paghingi niya ng tawad sa matanda sa kadahilan ng hindi niya nais mangyari ang ganoong bagay. Paulit-ulit din niyang sinabi kay Manong Alejandro na matagal na siyang nakawala sa adhikain ng pagiging rebelde kung kaya't malabo para sa kanya na mag-umpisa ng panibagong pag-aalsa. Bagaman alam niyang naniniwala sa kanya ang matanda, hindi niya pa rin maiwasang magsisi dahil sa pagkakamaling kanyang nagawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Maximo na ang lahat ng nilalang na nabibilang sa teritoryo ng mga kakarma ay itinuturing nitong mga kakampi. Wala yung pakialam kung antingero ka man o hindi ang tumitira sa lugar na yon, basta ang mahalaga, maipaglaban nila ang mga lupaing sa kanila. Dagdag pa ni Manong Alejandro na kahit mga demonyo ang pag-uugaling ng mga kakarma, marunong pa rin yung tumingin ng mga nilalang na nabibilang sa kanilang mga kapitbahay sa gubat. Matapos ang kanilang pag-uusap, sinabihan siya ni Manong Alejandro na maghanda. Alam nitong hindi titigil ang mga militar na tugisin ang mga aswang, lalo pat iilan sa kanilang mga tauhan ang nalagas. Inutusan din siya noon ni Manong Alejandro na magmanman sa baryong kanyang pinuntahan upang matingnan ng mga galaw ng mga militar. Pagkarinig ni Maximo sa sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa pagsapit ng sumunod na araw, naging abala na sila Maximo sa paggawa ng plano upang matuldukan ang nalalapit na pagsalakay ng mga militar. Kinakailangan niyang ipukol sa ibang lugar ang atensyon ng mga ito upang maiwasang magkaroon ng maraming biktima sa hanay ng mga sundalo. Dahil sa batikan sa paggawa ng taktika si Maximo, kung kaya't nagamit niya ito para isakripisyo ang kanyang sarili. Mas ninais niyang siya ang tugisin ng mga militar kesa naman maglunsad ng isang malawak na digmaan sa pagitan ng mga kakarma at iba pang nilalang. Bago niya tuluyang isagawa ang kanyang plano, humingi siya ng patnubay sa kanyang maestro upang hindi siya maligaw. Mahirap man noon para kay Tandang Alejandro na siya ay hayaang isugalang kanyang buhay, wala itong magagawa sapagkat yun lamang ang kanilang pagpipilian. Ganito, Maximo, pasasamahan kita sa isang kasanggakong engkanto. Gagawa tayo ng ritual na siyang gagawa ng iyong kakamban para tantanan ka ng mga militar. Kailangan mong pekein ang iyong pagkamatay. Sa ngayon, wala kang gagawin. Pagmanmanan mo lang sila, ibalita mo sa akin ang lahat ng kanilang galaw. Hindi kakarma o militar ang ating kalaban ngayon, bagkus ang mabilis na pagtakbo ng oras. Humayo ka na, marami pa akong gagawin. Wika ni Manong Alejandro. Nang marinig ito ni Maximo, agad naman niyang binagtas ang daan patungong baryo. Ang tanging daladala niya lamang noong mga oras na yon ay ang kanyang 45 at isang mapang ibinigay sa kanya ni Manong Alejandro. Sa pagdating niya sa lugar, bumungad sa kanya ang puwersa ng mga militar na nagbabantay. Ninais niya noong gumapang sa mga talahib nang sa gayoy hindi siya nito matunugan. Sa pagdating niya sa likurang bahagi ng baryo, bumungad sa kanya ang mga sundalong punong-puno ng armas sa kanilang mga katawan. May mga nakahanda ding pampasabog ang mga ito na kayang pasabugi ng mga sundalo kapag ito'y higit ng kinakailangan. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Maximo sa paligid,
doon niya nasipat ang eksaktong bilang ng mga militar. Pagkaalam niyang hindi naman ito gaanong karamihan, nagpa siya na siyang bumalik sa bahay ng kanyang maestro. Sapat na ang mga impormasyong kanyang nasagap noon para maisagawa ang kanilang itinatagong plano. Kinagabihan, bago gawin ni Maximo ang kanyang binabalak, dumaan sila sa baryo ng mga kakarma upang maabisuhan ito sa misyong kanyang gagawin. Hindi niya kasi maaaring ilakad ang kanyang misyon ng pasikreto gawa ng maaaring may binabalak ding plano ang mga nilalang. Sa pagdating nila sa sentro ng baryo, dali-dali namang tinawag ni Manong Alejandro ang pinakapinuno ng mga aswang. Dahil sa hindi pa ito nakikilala ni Maximo, kung kaya't pigil hininga niyang tinahak ang daan patungo sa tahanan nito. Nang marating nila ang isang kubong medyo kakaiba sa lahat ng tahanang ginawa ng mga kakarma, agad namang bumungad sa kanila ang mag-asawang pinaghihinalaan niyang pinuno ng mga aswang. Rakim! Mara! Masaya akong makita kayo. Pasensya na sa abala pero may mahalaga kong bagay na nais ilahad sa inyo. Bungad na wika ni Manong Alejandro. Masaya din kaming makita ka, Ginoo, na nasa maayos na kalagayan. Nakakahiya naman. Dapat nga kami ang nakakaabala sa iyo. At ano naman ang bagay na nais mong ilahad sa amin, kagalang-galang na Alejandro? Sagot naman ng padre de pamilya ng mga kakarma. Matapos itong marinig ng maestro ni Maximo, hindi na ito nagdalawang isip pang ilahad ang nais nilang mangyari sa mga sundalo. Inutusan niya noon ang pinakapinuno ng mga kakarmang huwag gumawa ng kahit na anong bagay hanggat hindi nalalagay sa panganib ang kanilang lugar na binabantayan. Sila na umano ang mag-aayos ng gusot na ginawa ni Maximo upang maiwasan ang pagkamatay ng mga inosenteng nilalang. Nang mailahad na ito ni Manong Alejandro sa pinunong kakarma, wala na itong nagawa kundi ang sumang-ayon sa nais niya. Kung iisipin, pabor nga naman ang iminungkahi nito sa kanila, gawa ng hindi na sila maaaring magsakripisyo ng iilan sa kanilang mga mandirigma. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din namang tinahak nila Maximo ang daan pabalik sa kanilang tahanan. Bago nila nilisan ang lugar, bumili muna sila ng mga gulay nang sa gayoy meron silang reserbang pagkain sa mga susunod na araw. Sa pagdating nila sa tahanan ni Manong Alejandro, agad naman niyang isinaayos ang lahat ng kanyang gamit. Wala din siya noong hawak-hawak na barel sa kadahilan ng ipapadala niya ang kahuli-hulihan ng kanyang gamit sa engkantong magsasakripisyo para matubos ang kanyang buhay sa batas ng tao. Sa pag-alis ni Maximo sa tahanan ni Manong Alejandro, tanging panalangin at basbas pamproteksyon lamang ang ibinigay nito. Inabutan din siya ng matanda ng isang kristal na makintab kung saan doon niya kokontrolin ang lahat ng paggalaw ng engkantong kasangga ng kanyang maestro. Maestro, kita-kita na lang ho tayo bukas. Sana makaligtas ako sa misyong ito. Wika ni Maximo bago siya tuluyang umalis ng bahay. Makakaligtas ka, Maximo, kung hindi mo papahintulutang ikay patayin ang mga kalaban mo. Sige na, maglakad ka na para naman madali mong matapos ang iyong misyon. Bukas, magkakaroon tayo ng isang salo-salo, selebrasyon sa bago mong buhay. Sagot naman sa kanya ni Manong Alejandro. Matapos nilang mag-usap, agad namang tinahak ni Maximo ang daan patungo sa ibayong baryo. Kasakasama niya noon ang engkantong inutusan ni Manong Alejandro na siyang tutubos sa kanyang buhay. Bagaman naaawa si Maximo para sa engkantong yon, wala siyang magagawa dahil sa yun lamang ang nag-iisang paraan para maiwasan ang pagkamatay ng karamihan. Hindi naman siya noon gaanong nababahala sa nilalang
Gawa ng kinuha na umano ng kanyang maestro ang esensya nito bago pa yun sumama sa kanya. Kumbaga, naglalakad na pisikal na wangis na lamang ang nilalang na yon, kaya na may hindi na ito nalalayo sa isang ordinaryong bagay. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, nadapo na nga silang dalawa sa harapan ng baryo. Pagsilay ni Maximong maraming sundalo sa labas, agad naman niyang inutusan ng engkanto na tumungo sa malayong parte ng lugar. Ang plano kasi nila noon, magpapakita siya sa mga militar, tapos kapag nakuha na niya ang atensyon ng mga ito, tutungo siya sa kinaroroonan ng engkanto kung saan nakahanda na ang kanyang kawangis. Matapos nilang makapagpalit ng sitwasyon, dali-dali naman itong kakaripas ng takbo salungat sa daan patungo sa kanilang tinitirahan. Sa pagdating ng engkanto sa patag na lugar, haharapin ito ang mga militar at doon na ito mawawala ng buhay. May baon din sa bulag ang nilalang na yon sa katawan, kung kaya't hindi doon malulusaw ang wangis ni Maximo hanggat hindi pa lumilipas ang 15 araw. Ilang minuto pa ang lumipas, nakahanap na nga ng pagkakataon si Maximo para lumitaw sa harapan ng mga sundalo. Pagsilay ng mga ito sa kanya, dali-dali naman itong bumunot ng mga armas at walang habas siya nitong pinaputukan. Sa pagtakbo ni Maximo papalapit sa engkanto, panay naman ang kanyang paglihis sa mga balang umuulan. Nang marating na niya ang kinaroroonan nito, dali-dali naman siyang sumuot sa isang masukal na ugat ng punong nakatirik sa lugar na yon. Tinabunan niya ng mga lupa at damo ang kanyang katawan upang masiguro niyang hindi na siya matutunugan ng mga nilalang. Pagramdam ni Maximo na ligtas na siya sa kanyang pinagkublian, tanging pagramdam na lamang sa paligid ang kanyang nagawa. Nag-umpisa na din siyang kontrolin ang engkantong pumalit sa kanya upang masigurong magagawa nito ng maayos ang plano. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na siya nakarinig ng mga putukan sa paligid. Habang walang habas itong pinapakinggan ni Maximo, tanging panlulumo na lamang ang kanyang nagawa para sa engkantong sumalo ng kanyang buhay. Maya-maya pa, bahagya namang napatingin si Maximo sa daanan ng mga sundalo nang marinig niya itong nag-uusap-usap sa isang kakaibang bagay. Pre, narinig mo ba yung usap-usapan sa hipapad? Balita ako, sinasalakay ang ating mga tropa doon ng mga ruha. Akala ko ba, katang-isip lang ang mga demonyong yan. Bakit parang ngayon kumakalat na? Wika ng isang militar. Di ko nga din alam kung totoo ba yung ruha o hindi. Pero sabi ng kaibigan kong nakadestino doon, totoong mga yan. Sabi-sabi, manggagamot umano yan na may lahing aswang. Sagot naman ng isa pang militar. Pagkarinig noon ni Maximo, bahagya naman siyang natigilan sa kanyang pinagkublian sa kadahilanang naging palaisipan sa kanya ang sinabi nito. Halos hindi niya maisip noon kung totoo ba ang mga aswang na merong dugo ng manggagamot. Bukod kasi sa unang beses pa lamang niya itong narinig, nasisiguro din niyang kailanman ay hindi maaaring pagsamahin ang aral ng kanan at kaliwa. Sa pagdating ng puntong naramdaman niyang wala na ang mga sundalo sa paligid, dali-dali naman niyang inalis sa kanyang pinagkukublian ang napakaraming lupa at damo. Halos maligo na siya ng pawis noon sa kadahilan ng walang kahangin-hangin sa loob ng ugat na kanyang pinagtataguan. Ilang minuto pa ang lumipas, nag-umpisa ng maglakad si Maximo pabalik sa tahanan ng kanyang maestro. Ilang kilometro din siya noong gumapang papalayo sa Karatig Baryo, masiguro lamang niya na hindi siya matutunugan ng mga militar. Dahil sa bagal ng kanyang pag-usad noon, kung kaya't inabutan siya ng bukang liwayway sa gitna ng gubat. Nang mapagtanto niyang pagod na ang kanyang buong katawan, ninais niyang magpahinga sa gilid ng daan.
Habang nakaupo at nag-iisip noon si Maximo, pabalik-balik namang pumapasok sa kanyang memorya ang huling pagsilay niya sa engkantong nagpakamatay para sa kanya. Halos ni isang segundo ay hindi niya yon kayang iwaglit sa kanyang isipan bilang pagpapakita ng kanyang pagpapasalamat at utang na loob. Salamat kaibigan. Maraming salamat sa iyong sakripisyo para sa akin. Ang utang na loob kong ito sa iyo, dadalhin ko hanggang kamatayan. Pangako yan. Kailan may hindi ka na mawawaklit sa aking isipan. Wika ni Maximo habang nakatitig sa kalangitan. Nang mapagtanto niyang nanumbalik na ang kanyang pisikal na lakas, agad naman niyang binagtas ang daan patungo sa tahanan ni Manong Alejandro. Pagsilay niya sa napakalawak na palayan, dali-dali naman niya itong tinakbo upang ilahad ang mabuting balita at tagumpay ng kanilang plano. Sa pagdating niya sa lugar ng matanda, bumungad naman ito sa kanyang naghihiwa ng langka. Pagkatitigan nilang dalawa, agad naman siyang nginitian ng kanyang maestro at kasabay nito ang pagsenyas nito para siya ay lumapit. Magandang umaga, maestro. Kagaya ng ating inaasahan, nagtagumpay ho ang ating plano. Ngayong nabigyan niyo na ako ng pangalawang pagkakataon para magbago, asahan niyo hong hindi ko na ito sasayangin. Sa pagkamatay ng engkantong nagsakripisyo sa akin, kasama niyang namatay ang aking adhikain noong mga panahon na isa pa akong sutil sa gobyerno. Bungad na wika ni Maximo na punong-puno ng kagalakan sa kanyang puso. Pagrinig ng matanda sa kanyang sinabi, agad naman siya nitong inabuta ng hinog na langka habang sumasagot ng, "Masaya kami para sa iyo, iho. Ipagpatuloy mo lang yan. Sinasabi ko sa iyo, malayo ang mararating mo. Siya nga pala, habang hindi mo pa nababago ang iyong itsura, iwasan mo munang pumasok sa kahit na anong baryong malapit dito sa atin. Makakatulong ito sa iyo, nang sa gayoy maikubli mo na ng husto ang iyong totoong pagkakakilanlan." Matapos itong marinig ni Maximo, sumang-ayon na lamang siya sa sinabi ng matanda. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bahagya naman siyang natigilan sa pagsasalita nang muling pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ng sundalong napadaan sa kanyang pinagkublian. "Siya nga pala, maestro. May kilala ho ba kayong aswang na nagngangalang Ruha? May nasagap kasi akong balita tungkol sa pananalasa nito sa lupain ng Hipapad. Hindi ko po alam kung ano siya, pero balita ko, aswang siya na may dugong manggagamot." Nagtatakang wika ni Maximo. Dahil sa sinabi nito, bigla namang natigilan sa pagkain ng matanda, gawa ng hindi ito lubusang makapaniwala sa kanyang sinabi. Maya-maya pa, agad naman itong ibinaba ang kanyang kinakaing langka habang marahang tumatayo. "Ruha? Ilang dekada na din bago ko muling narinig ang pangalang yan. Hindi yan isang tao, Maximo, dahil yan ay isang angka ng mga aswang. Mas triple ang bagsik sa mga kakarma at mas labis na kinakatakutan ng karamihan ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ruha. Mananabas, tagabalanse, Maninila, at kung ano-ano pa. Yan ang naging tawag sa angka na yan sa paglipas ng panahon. May sabi-sabi na ang mga namumuno sa mga ruha ay hindi talaga namatay sa mundo, bagkus ay ikinulong lamang ang kanilang espiritu sa paniniwalang ito ang magliligtas sa kanilang angkan. Pagdating ng panahong labis silang nangangailangan ng tulong. Magdahan-dahan ka sa pagbanggit ng katagang yan, Maximo, sapagkat kilala yan ng karamihan rito." Sagot naman ng matanda. Matapos nitong makapagsalita,
Agad naman itong nag-umpisang magkwento ukol sa pagkakakilanlan ng mga ruha. Magmula pa sa panunungkulan ng mga raha at datu sa buong Samar, kinakatakutan na ang mga ruha. Ang iilan sa mga ito ay itinuturing ding Diyos ng iilang malalakas na gabunan dahil sa kakayahan itong tinatangan. May mga sabi-sabi ding kumakalat sa kakayahan ng bawat ruha na magtanga ng iba't ibang uri ng agimat at mutsa, kaya nasa panig man ito ng kanan o kaliwa. Sa pagkakaalam din ni Manong Alejandro, may iilang mga ruha ang naanib na sa simbahan ng hindi natutunugan. Ayusin mo muna ang sarili mo, Maximo. Mamaya ko na ikukwento sa iyo ang tungkol sa kanilang lahi. Ika'y labis na matutuwa at kikilabutan kapag nalaman mo kung ano ba talaga ang isang ruha. Wika ni Manong Alejandro nang bigla nitong putulin ang kanyang pagkukwento. Okay, grabe na banggit yung ruha. Alam nyo ba, napakalakas ng ruha, nagpapaluhod ng gabunan yan. Tsaka tong kakarma, ewan ko, alam ko malakas na to eh, may mas malakas pa pala yung ruha. Nakaka-excite naman, pero di bale, para hindi na kayo mabitin, tsaka para masagot yung mga tanong natin, kung ano ba talaga tong ruha na to, kung gaano ba talaga kalakas tong mga to, isusunod ko kagad yung episode 6, pero bukas yun, kasabay ng 7, para complete package tayo. Yun lang. Salamat.